Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Umaasa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makararating kay Chinese President Xi Jinping ang insidente ng pangaharas ng Chinese vessel sa mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea. Reaksyon ito ng Pangulo kaugnay ng napagkasundo ang communication mechanism sa South China o West Philippine Sea. Sa panayam ng ilang mamamahayag, ipinaliwanag ng Presidente na wala pa namang nabubuong compromise sa pagitan ng dalawang bansa sa pinagtatalunang teritoryo. Pero iginiit niya na agad namang ipinarating ng pamahalaan ang isyong ito sa Chinese government. I said we have to raise the level of discourse between the Philippines and China. Now, we already have a bilateral group that's working on issues about the South China Sea. Now, my proposal is that we bring that bilateral group to a higher level. Hihilingin ng Department of Justice o DOJ na mag-issue ng hold departure order kay suspended Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag para mapigilan ang pagtakas nito sa bansa. Sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na may mga kaso pang isasampa laban kay Bantag sa mga susunod na araw. Noong isang linggo, pinatawan si Bantag ng panibagong 90-day suspension at ipinagharap din ang kasong kriminal kaugnay ng reklamo ng torture at grave coercion ng ilang mga bilanggo sa Nube Libid Prison. Kinumpirma naman ni Bucor Officer in Charge Gregorio Katapang Jr. na ipagaharap din nila ng kasong plunder at illegal quarrying si Bantag hinggil sa illegal na paghukay sa NBP compound na pagtatayuan di umano ng swimming pool. Isinailalim sa state of calamity ang lalawigan ng Basilan dahil sa Pesta Lotiopsis disease na nakakaapekto sa rubber plants. Ang deklarasyon ay base sa rekomendasyon ng Sangguniang Panlalawigan matapos maapektuhan ng 90% ng rubber plantations sa lalawigan. Sa pagtaya ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Council, apektado ang rubber trees sa Isabela at Lamitan at 11 munisipalidad sa lalawigan. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita. Thank you.